Today, I can finally share with you my kitchen and foyer. Hi friends, for our apartment makeover series episode 3, we'll be focusing sa entrance ng apartment ko and it's the kitchen and foyer or foyer. So, this is how the kitchen looks like before ako mag-move in. Ito yung original colors, areas. It doesn't scream like Casey, so talagang decidido ako na ayusin to. And tignan nyo naman yung clutter, diba? This kitchen includes countertop, organizers, drawers, cabinets, and the washing machine area. Pero, let's see kung anong gagawin natin sa area na yan. If you're wondering, this is my peg. I wanna make it clean looking, minimalist, yung wala masyadong tambak sa kusina kasi mas nakakagana magluto or mag-prepare ng pagkain kapag wala masyadong nakakalat. Here, I'm just assembling my new pantry or kitchen organizer. This is 3-tier. And madali lang naman siyang ayusin kasi meron naman siyang manual. Nakuha ko to sa TikTok shop. Lahat ng mga decor ko, halos, nabili ko sa online shop. Bumili naman ako ng rechargeable spotlight. Makikita nyo kung saan ko to ilalagay. May remote to. Dapat talaga ang bibilhin ko is yung magnet na ilalagay sa taas. Kaso bubutasan pa pala yung ceiling. Tsaka parang hindi naman siya magiging super useful for me. Pero ito yung itsura niya. Bale, dalawang ganyan yung binili ko. Try it. Ooh! For my kitchen, kasi wala akong lalagyan ng sabon na maayos at laging madumi yung aking lababo dahil sa mga sabon-sabon and sponge. So, bumili ako nito para yung tuluan niya ganyan, tas dito na lang itatapon kasi nagdudumi na yung aking lababo dahil wala ngang tuluan yung mismong lagay ng sponge and sabon. Okay, ang liit pala. Totoo pala siyang maliit. Bumili ako ng lagayan ng tissue na ganito yung itsura. Maliit pala siya, so talagang masasqueeze yung tissue. Nabasa ko naman na yung review pero nirisk ko pa rin kasi nga ang ganda. It's silicone, parang 99 pesos or 100 plus lang to. Tapos dalawa yung binili ko for my bedroom and para sa kusina. Sa kusina or sa bathroom? Hindi ko alam. Tignan na lang natin. Glassware na lagayan ng candles. Kasi alam nyo, nung nagkaroon ako, di ba napanood nyo sa latest vlog, sa vlog ko, na naggawa ako ng content for SM, tapos Girls Night Out. Tapos mas maganda talaga siya kapag ka may candles, kaso wala nga akong lagayan. So, nakakita ko ng mga inspo sa Pinterest. At tinignan ko, at ang ganda! Bumili ako ng dalawang ganito. Alam nyo, ayoko rin talaga ng maraming design. Pero nakita nyo yung plato ko, yung pichel ko. Parang ganito yung style niya, diba? Ang ganda kasi. Pero I am trying na minimalist pa rin. Wow! I bought another vase. Para saan? Para sa entrance. So pretty! You know naman friends, diba na meron na akong ganito, pero cream siya, or parang antique white. Pero dahil nga yung pader doon sa entrance ko is para siyang beige, ayokong gayahin doon dahil hindi magsa-stand out to. So white yung binili ko, and nakakuha ako dito ng 200 pesos na ganito kasi yung una kong na-check out is parang mga nasa 400, ni-risk ko siya. Pero nakita ko, ah, kasi laki lang pala, parehas lang din ang color. So, eto na yung chineck out ko. And ang bongga, ang ganda, safe siyang dumating. Natatakot ako, kaloka. Kasi naman, puro babasagin yung binili ko. 1, 2. Tapos puro paper na. Alam kong sasabihin yung ang OA ko na, pero bumili rin kasi ako ulit ng... Oo nga, basa. Basa pa siya. Ng candle, ano, holder.
feeling ko fresh tong ano na lang, ginawa talaga nila sa kanila. Candle holder na ganti itsura. Kaso ba't parang may sira? Sana hindi siya agad mabasok. Parang puputol, B. Yan, para siyang mapuputol. Pero sabi nila, ihayaan lang daw na dry siya for 3 days. So, dapat dito siya ilagay kasi laging may araw dyan. Tapos ito, baka rin basa. Ito, natatakot naman ako, bestie. Ang laki pala. Basa din siya, friend. So pretty. Hindi siya smooth. Pero, may pagka-antique yung itsura niya kasi... Hindi siya perfect, pero maganda yung pagkaka-flaw niya. Ayan o, pretty. Ilalagay ko din to sa entrance kasi kailangan ko ng lagayan ng kung anik-anik. Dahil nakakalimutan ko yung mga bagay-bagay. Pero tingnan na lang natin. And I'm so excited to share this with you, friends. I've also decided na palagyan ng PVC or wallpaper itong cabinets and yung buong kitchen na kailangan lagyan ng puti. Para magaan lang sa mata and mapasok siya sa theme na gusto ko. By this time, I'm just decorating the corner, putting all the vases, yung mga nakita niyo sa hall, at naglinis lang ng konti sa mga marks na kailangang linisin. So, this is my foyer or foyer. Tawagin ko na lang siyang foyer para pagkasasabihin ko, hindi masyado magulo. So, pagpasok mo sa entrance, dito siya agad sa aking left side. As you can see, una niyong makikita dito is yung aking water gallon. I bought it sa Shopee pero available din siya sa Lazada and sa TikTok shop. Ilalagay ko na lang yung link sa baba if ever para... Pwede niyong bilhin to. Ang maganda dito, gripo yung kanyang pinaka-nozzle kasi may iba na iniikot. So ito, iaangat mo lang. Mas madali siyang gamitin. Next we have is the vase. Kung napapansin niyo, wala yung isang vase dito kasi friends, nakakaloka. After kong i-film yung mismong video dahil nga hindi ako nagde-drill dito, yung aking salamin ay bumagsak at nabasag po yung vase. Buti na lang hindi yung pinakamahal yung binili ko, pero mahal pa rin siya. So, para mawala yung heartbreak ko, bumili na lang ulit ako ng bago. Pero dito siya nakalagay, at yung eucalyptus na to, yun yung pinaglalagay niya yung vase na yon. And ito yung mga candle holder, hindi pa ako naglalagay ng candles dyan, kasi parang feeling ko OOA na. Pero maganda siya for decor. I have here the plate for easy to get things, tulad nitong remote. Papakita ko sa inyo mamaya kung para saan to. And if ever na yung mga susi, ganyan, ilalagay ko dyan, pwede. Bumili rin ako ng ganito, nakita nyo na rin to sa haul ko, so ayan. Tapos, yung vase na ginagamit ko for flowers ay Pichel. Ito yung binili ko nung nag-vlog ako nung sa SM. So, hindi ko na siya pinalitan and it looks pretty para rin hindi... Kasi may mga nakikita kong mga vase, maliliit lang siya. Wala akong makita na maganda kasing ganda nito at kasing laki niya. So, ito na lang yung ginawa kong vase, yung Pichel. Eh, dalawa naman yung ganto ko. So, yung isa for bisita and isa para dito. Okay na yan siya. Tapos, this is the mirror. Mirror na to, noon pa sa first apartment ko, nilipat ko lang siya. Pero plano ko na talaga dyan ilagay yan. Tumagal lang kasi nga, sobrang dami ko inaasikaso and kailangan ko talaga mag full blast ng shopping para dito sa mga inaayos ko sa bahay. And lastly, sa area na to, ito yung aking shoe cabinet. So itong shoe cabinet na to, 3-tier siya. Pero hindi ko na maipakita yung baba kasi nga igaganon ko pa.
Pero ayun, mga nakikita nyo sa Shopee, ito rin yun. Dito ko nilalagay mga shoes ko, sandals. Kasya siya kahit pagpatong-patungin kung manipis yung sandals. Kinakaya niya. And so far, so good. Na isasara, nabubuksan. Walang problema and okay siya for me. Maganda pa, minimalist. And siguro mga 25 to 30 pairs kaya nito. Kung napapansin nyo din, meron ditong walis at dustpan. Pero originally, hindi naman yan dyan nakalagay kasi nilagay ko na yan sa cabinet ko. So, malinis na tong area na to. Ang meron na lang dito is basurahan. So, nilinis ko to para hindi masyadong eyesore. And yung neatness niya is talagang nakikita, diba? Pasensya na, merong shoehorn dito kasi nandito yung marumihan ko. Pero as you can see, at this part, meron tayong painting. I only bought it for parang mga nasa 700 pesos. May kasama na siyang frame tapos yung mismong painting. Pero printed lang siya. Pero mukha siyang, ano diba, totoo, ang ganda. Pero kapag malapit, hindi siya super HD. Pero pag malayo, mukha talaga siyang painting. Tapos naglagay lang ako ng spotlight dito. Ito yung sinasabi ko sa inyong spotlight sa aking haul. Ayan, may 3 modes siya. White, warm. Ayan, and ang ganda, diba? Mukha siyang museum. Tapos naglagay lang ako ng hook dito. Kasi may tinatago ako dyan, yung breaker. Pero make sure, friends, na alam ng mga papasok dito. Kasi kapag emergency, delikado yan. Kapag hindi alam kung nasan yung breaker. Pero mostly naman, dahil nga ano, yung mga umakyat dito ay maintenance. Alam nila yan na breaker yan. Maglalagay na lang din ako dito ng sign kung carry, kung nasan yung breaker para mas madali nilang ma-access. Pero basically yan lang yon, spotlight, hook, na hindi din real. Tapos yung mismong painting. So tinaas ko pa rin kayo kasi nga ito ipapakita ko ay makalat pa. Hindi pa kasi ako nagpugas ng pinggan. Pero I wanna share with you kasi kung napansin nyo tong ilaw na to, diba, may ganyan ako. This is not the original ilaw dito kasi walang ilaw yung dito sa kitchen ko. Dahil, hindi ko alam, parang tanggal yung ilaw nila dito. And buti na lang, sa previous apartment ko, kung napansin nyo, eto yon. Ano rin siya, 3 modes. Yan. 3 modes. Pwede siyang naka-open lang, sensor. Kapag dadaan ka, tapos gaganyanin mo lang, bubukas na siya. Pero kasi malakas sa battery yon. This is rechargeable. And yun lang, wala siyang remote. Yun, maganda may remote. Patayin ko lang kasi makamalobat. Ayun, ito yung pinaka-favorite ko dito sa kitchen ko. Sobrang bongga. And ayan, as you can see, this is my cabinet. Sobrang magulo yung loob nito. Tignan nyo na lang, oh. Ah, hindi nyo pala makikita. Pero ayan, nandyan lang yung mga condiments ko and whatsoever. Tapos, originally, yellow siya, tas transparent. Pero pinalagyan ko na lang ng PVC wallpaper kay Martin. And super naging bet ko yung kung ano yung naging itsura niya. So, lahat ng cabinets pinalagyan ko. Pati yung aking top, countertop, or kitchen top. For this part, nilalabas ko lang dito yung air fryer ko whenever I think na feeling ko gagamitin ko talaga siya ng pangmatagalan or marami akong iinitin. Pero normally, nandito yan sa ilalim, sa cabinet dito. So, ang nasa labas lang ay rice cooker at air fryer, tapos yung kalan. Yung kalan ko hindi talaga kasi ito yun. White din yung kalan ko before. Kaso, ang bilis masira. Naalala ko, ang brand nun is Konka and Tough Mama. Nakadalawang white na ganito na ako. Pero hindi talaga bongga si. So, nagpadala ang Kanazawa sa akin. Ito yung ginagamit ko now. So, basically, friends, itong tatlo na to ay pinadala sa akin. This is from Zolel and Gabor and Kanazawa. So, ito ang tagal ko na ginagamit yung mga yan. And ang bobongga nila, friends. Sobrang nagustuhan ko yung mga appliances na to. And until now, gumagana pa rin sila. And for this part, I have here the B Coffee Co. Sa totoo lang, gusto ko nang palitan to ng may steamer. Pero hindi naman na kasi ako palaging nagko-coffee. So, ginagawa na lang namin siyang instant initan ng tubig. Kasi kapag may kailangan kaming mainit na tubig, dito na namin kinukuha. Mabilis lang kasi siya mag-load. So, eto na yung ginagamit namin for coffee. And for soap dispenser, bumili lang ako nito. Naalala nyo, yung sa bathroom makeover, ito dapat yun, ba? Diba? Tapos, na-realize ko na yung lagayan ko dito sa kitchen, luma na siya, tapos parang team kahoy pa siya. And, mas bet ko na ngayon yung modern minimalist or Mediterranean modern minimalist something. So, ginawa ko, ito na lang ginamit ko dito sa kitchen, tapos bumili rin ako ng lalagyan, yung merong sa ilalim, para hindi ko makalat sa
lababo yung basa nung sponge kasi nandito rin yung sponge ko sa likod. And if you're wondering kung nasan yung aking ref, here it is. Pagtapos ng kitchen, katabi niya yung ref, pero hindi ko pa ito naaayos. So, ayan muna yung makikita nyo. Akala ko dati hindi ako magiging mahilig sa nagdi-display ng picture, pero ang saya pala niya tignan kahit hindi siya minimalist. Tignan na lang din natin kung anong mangyayari, pero kasi so far, as of now, nagugustuhan ko na nakadisplay mga picture namin. So, ngayon, ito yung picture namin. Dito yung kasama si Martin, tas dito yung ako lang. Pero meron din ditong naligaw. Pero yung sa family, ayan, nakatago pa. Titingnan ko, baka i-display ko rin or baka hindi natanggalin ko rin to. Tingnan natin kung anong mas okay. At alam kong nagtataka rin kayo kung nasan yung mga plato at pantry. So, this is what my pantry looks like. Yung unahan nito ay lagayan ng plato. Tapos yung dalawang ilalim, ginawa ko siyang pantry. Lagayan ng ingredients, lagayan ng mga ready-to-eat foods. So, pinadala lang din to sa akin sa TikTok shop and sobrang useful niya. Originally, pwedeng tanggalin to, itong yung nasa loob na to kasi sticker lang siya na white. Pero ayoko nga nung nakikita yung loob. So, hindi ko siya tinanggal. Dahil natuto na ako, nakita ko kay Lou Sanchez, bumili siya ng ganito. Tapos, parang hindi ko alam kung ganito mismo yon, pero yung kanya kasi nakikita yung loob. So, nakita ko na may white naman pala, hindi ko na to tinanggal. So, ang daming pwedeng mailagay, tas kaya niya yung mabibigat. Dapat nga lalagyan ko pa to ng design, kaso naisip ko, hindi na siya mukhang minimalist. Sobrang dami ko ng decor. And that's it for my kitchen makeover. Sana nagustuhan niyo yung video na to. And sana na-enjoy niyo yung... kung paano ko maipakita sa inyo yung pag-makeover na to kasi sobrang na-enjoy ko rin siya. And sana nagkaroon kayo ng ideas kung ano yung pwede nyong gawin for your house or condo or apartment as well. Thank you guys so much for watching. I'm so excited to share with you kung ano yung mga susunod ko pa maishishare dahil ang daming nakapila, friends. Ayun lang, maraming salamat. See you on my next video. Yun lang, babu!